Ayun, so good day sa inyo guys. Welcome back dito sa ating Palaboy Trader na Cryptokoto channel. At meron na naman isang nagpapareview sa atin na bagong games po natin. Ito nga pong si Battle Fort Knox. So medyo bago pa lang itong game po natin na to. Kaka-relaunch niya yung kanyang token at i-check po natin siya. Tapos ano ba yung meron dito sa game natin na ito. So based dito sa kanyang pinaka-description, so Battle Fort Knox presents BFK. So ito yon, Battle Fort Knox. Pero yung pinaka-token natin sa kanya is BFK. Warzone Play to Earn 2D Shooter. So isang 2D shooter na games guys. Mamaya tignan po natin kung ano yung itsura niya. So parang nostalgic yung games. Yung mga games natin, yung mga tank games dati last time. Ganun na ganun po yung styles niya. And then meron din siyang NFT marketplace naman. So ito po yung kanyang pinaka-logo. And then yung ating website sa kanya, ilalagay ko po dyan sa description. BFKWarzone.com. Yung pinaka-main na website naman natin sa kanya. So, BFK, yung kanyang pinaka-main na token, is presenting a simple yet specialized gaming ecosystem in which our native token will be used as a currency for play-to-earn shooter and our NFT marketplace. So, yun yung pambili mo ng mga, ng mga characters later on at saka yung pwede mong mapanalunan pag naglaro ka po sa 2D shooter game natin na to. So, we are designing an interactive marketplace where our NFTs will feature as in-game playable characters that can be used to earn tokens in multiple game modes. Ayan. So, marami siyang games later on na i-develop. So, challenge your gaming buddies to one versus one, so player versus player, or join forces to take down bosses in dungeon-style gameplay. Ayan. So, yan yung mga pupuntahan po ng ating games. So, ito po yung kanyang pinaka-contract address. So, pwede mong i-double-check to. Ayan. So, review natin siya. Actually, viewable naman siya dito sa ating, sa ating PooCoin. So, pwede mong i-paste yung, yung pinaka-web address natin sa kanya. At ang lalabas nga po is si BFK Warzone BFK / BNB na token. So, makita mo dito. So, kaka-launch ng, ng token natin ngayon. Tapos, makita mo, nag-start siya is bago pa lang October 21, 2021. Ayan. So, 4 days pa lang po itong, itong relaunching ng token natin sa kanya. Kasi meron na siyang token dati last time. Battle Fort Knox ngayon, di ba? So, baby Fort Knox yung original. Pero, yun nga, in-upgrade niya yung tokenomics niya para mas maganda daw. At nag-relaunch nga po siya ng kanyang pinaka-game naman. Ayan. So, balik tayo dun sa, sa ating discussions. So, meron siyang promo video dito. So, pwede natin tignan ng konti para meron kayong idea kung ano meron dito sa ating Battle Fort Knox naman. Ayan. So, the craze of power is upon us. No one will survive. Ayan. About we will not fall. Ayan. So, 2D player to guys, yung style niya. So, mamaya titignan po natin siya. Yan yung mga characters na nasa game natin na later on, pwede po natin siyang bilhin para magamit natin sa mga in-games naman natin. Ayan. So, ito lang. Pinoportray niya lang yung game concept naman natin. Yan, so yan yung mga nakikita natin na cards na na pwede nating bilhin later on po sa kanya. Yan. So itong mga to, mga cards na to, undergoing pa lang naman siya ng development. Pero gusto na niyang magpakilala kasi nga okay na kasi yung token niya naayos na po niya. So later on yung pinaka marketplace naman yung gagawin po nitong CBFK naman natin. Okay? Ayan, so ito pala yung part na na parang demo niya ng kanyang game. So, astig yung dating niya, di ba? So, panoorin po natin siya. So, gera talaga yung yung war zone, yung ating location. And then, guys, with regards sa player versus player mode nitong si BFK natin. So, meron din siyang binigay na demo video which is undergoing pa ng development as of this time. So, later on, magkakaroon ka ng player versus player or dalawang player versus another 2 player. So, magkakaroon ka din ng mga ranking. So, up to 5 players versus 5 players. So, kumbaga, dadami yung mga games na pwede mong gawin dito kay BFK naman natin. So, ito yung sample na dinidevelop po nila. So, makita mo, pinapakita niya lang yung pinaka-basic na itsura.
later on kung ano po yung makikita natin sa ating in-games naman. So ito, example niya, merong dalawang players na naglalaban naman sa kanya. So ito yung mga characters natin. So di ba parang 2D yung ano niya, yung itsura niya. So ganyan na ganyan po yung ano later on. So later on yung mga backdraft, yung mga design, so ipapakita din po niya. So ngayon parang example lang po siya. Yan. So yan po yung pinaka-concept na later on pupuntahan po ng kanyang gameplay naman. Ayan, tapos later on may plan din siya, so magkakaroon din siya ng ano Google Play and Android, and then later on sa App Store naman natin. So meron siyang a QR code dito, and then pwede mong malaro nga po yung games natin. So most likely pupunta siya sa mobile. So ito yung mga concept design niya na ginagawa sa ngayon. So yan po yung gusto niya ipakita sa atin. Tapos ito naman yung ano marketplace side naman po nitong si ano natin, BFK. So mamaya titignan po natin siya. So yan yung mga, ito yung mga concept design na ginagawa, di ba? So binubuo muna yung characters, then later on yung kanyang pinaka background. So maraming klase ng ano soldiers dito. Iba't ibang klase, may special forces, may machine gunners, may snipers. Ayan, so yan po yung mga characters na in-game naman natin. So ito, si sniper pala to, si Supreme Rare natin. Ayan, tapos yung mga background na later on ilalagay po ni BFK naman natin. So ito nga po, meron siya, magkakaroon siya ng ano, NFT marketplace. Actually, dinidesign siya as of the moment, at tingnan natin kung ano itsura niya. And then ito, sinimplify niya kasi yung ano yung pinaka-tokenomics naman niya. So dati medyo complicated yata, sabi sa atin ng developer. So ngayon pag nag-buy saka sell ka sa kanya, so magkakaroon na lang siya ng tax na 5%. So dati yata medyo mataas, o binago niya. So meron siyang mga use case NFTs. So NFTs function as playable characters. So yung mga bibili natin, yung mga attributes niya, pwede mo siyang gamitin. So meron siyang anti-bot. At saka, yun nga, yung ating pinaka-NFT game is play to earn na 2D shooter. Later on, magkakaroon po siya ng iOS, Android, and Windows naman. So ngayon kasi under development pa rin naman siya. Okay? So about Battle Fort Knox, para makilala po natin siya. Sabi niya dito, Battle Fort Knox is rebranded as a gaming-focused ecosystem. So we have heard community loud and clear, and we are proud to deliver a purely gaming-specific brand. So we have shared the features that have been slowing us down. Kasi nga, nag-start na siya actually last time, pero yun nga, nag-rebrand po siya. So we are doubling down on features that made us great. No more tokenomics, ayan. So yun po yung inayos niya, that hurt the chart, and no more identity crisis. So we are Battle Fort Knox. We are presenting BFK Warzone, the ultimate play-to-earn 2D shooter. Can play and earn in BFK naman natin. Okay? So eto naman, sinabi naman niya kung ano yung nangyari last time. So sabi niya, BFK was once baby Fort Knox, but now the baby is fully grown. Ayan. So and known as Battle Fort Knox. So we have finished our teething stage, and we know which shoes fit us best. Okay? So yung plan niya, BFK believes decentralized NFTs use case scenarios will be the future. And by the way guys, audited na nga po itong si BFK Warzone po natin. Meron po siyang certificate of compliance. Ito po, meron pong black audit report na nagawa na po sa kanya. So in about 2 weeks, magkakaroon naman po siya ng mas mahigpit na audit. Ito naman si SirTech audit natin, di ba? So, yun yung pinakakilala na auditor natin sa ngayon. Available na nga po yung BFK token. So, pwede nyong tignan dito sa ating pancake swap. So, pwede kang pumunta dito, ikopyahin mo yung ano, balik tayo sa kanyang contract address. So, para makita nyo lang na available na po siya dito sa ating pancake swap. Ayan, copy ko siya. And then, select currency. So, ilagay ko po siya dito. So ayan o, BFK Warzone. So pwede mo siyang import para makabili ka po dito sa ating pancake swap naman natin. Okay? So balik tayo sa ating discussions. So ito na po yung kanyang mga roadmap. Mamaya siguro silip tayo ng konti sa white paper. Pero ito din naman yung mga nakalagay sa kanya. So sa phase 1, nandito pa rin tayo sa kanya. Patapos na siya dito kasi nga nag-restart nga yung game natin. So contract creation, website, social, whitelist, contest, meron na rin siya. Memes and stickers, promotional, meron na siya, icon updates. PCS listing, BFK minigame, so meron siyang sample dito. So mamaya tignan natin siya. Animated NFT sample. So ngayon, nag-start na siya dito sa phase 2. Ayan. So
meron siyang mga activities dito later on, i-check mo, which is yung listing dun sa mga major na coin trackers natin. Si CoinGecko, so tinatry niya din po mag-list daw dito. So wait natin siya so, kung kailan po siya ma-approve. Pero yun nga, available naman na yung token dun sa ating pancake swap. So later on, may mga activities sila dito, so pwede mong i-double check. Meron siya mga weekly amas na sinasabi dito, so most likely may mga weekly games din na gagawin sa kanya. And then later on, yung mga major coin market listing, coin market cap naman yung pupuntahan niya. Tapos, ito pa yung mga next na available na pwede niyang gawin. Tapos, phase 4, interactive battle game na tayo sa kanya. And then, yung first multiplayer event. So, ngayon, under development pa rin kasi yung game natin. So, kahit yung marketplace natin, inaayos pa siya. Pero at least, alam mo na meron tayong paparating na game. So, ito yung kanyang tokenomics, yung kanyang inayos. So, sinimplihan na lang niya. So, 5% yung buy sa sell tax natin sa kanya. Ayan, so punta tayo sa mga NFT collections. So makita mo guys, ito yung makikita natin later on dun sa ating marketplace. Ayan, so may kanya-kanyang attributes yung kada card natin. Ayan, so meron siyang legacy, ultimate, ito, rare, rare din to, and then ultra rare na mga characters. Syempre, pag mas mataas yung hierarchy, yung ating mga characters, mas mataas yung ano, yung capabilities naman niya. Ito yung sample ng mga NFT card display niya. So, meron siyang animation. Ayan. So, ganyan po yung makita natin. Meron siyang mga simple questions dito. So, pwede mong i-double check. Halimbawa, what are the new tokenomics? Okay, tingnan natin. So, sinimplihan na lang niya. So, meron na lang siya mga percentage na kinukuha kada transactions po natin. We are creating simple and focused tokenomics. Upon relaunch, we will have 5% on bugs and sales alike, and this will remain static throughout the project. So, para ma-maintain po nila yung kanilang game. So, yung mga marketing plans niya, so tingnan natin. We have very experienced marketing crew with extensive contracts or contacts throughout the space. As we have proven already, we have been very quick to provide maximum, ensure, and effective marketing for the token naman natin. So, paano ka maka-purchase? So, dun sa pancake swap, pwede na po yan. What are your plans for the NFT game natin? So, specialist gaming daw to, ecosystem in BSC, and then use as a currency for the play-to-earn shooter and NFT marketplace. So, bibili ka ng mga characters. So, BFK Warzone will have interactive marketplace later on. Will feature as an in-game characters or fortes naman natin. Okay? So, yun po yung... Tapos, meron silang ano dito, guys. Oh, ayan. Meron silang Telegram. Pwede ka pong mag-join para makita mo yung ano, mga updates. So, may chart din siya. Meron siyang white paper. Then, pwede mong ma-view yung ating contract naman sa kanya. Tapos, guys, dito sa game log, nandito pala yung history ng mga ano, ng mga ama na ginawa nila. Ayan, oh, meron siyang video ama dito. So, yung pwede mong i-click to and then panoorin mo yung mga previous na ama nila. So, nandiyan po yan para alam mo kung ano yung mga history ng ginagawa naman nila. So, ito yung ano, isa sa mga ano, characters na nandito, si Dodger natin. Courageous staff and ultimate specialist following the Naval SEAL Army. So, Dodger will start the level of seaman apprentice and will be upgraded via experience points. Ayan. So, ito po yung isa sa mga characters na makita mo dito sa ating game naman. So, ito. So, nagkakaroon siya ng mga concept design as of this time naman. So, pwede mong i-browse lahat to, guys. Ayan, oh. So, ito yung nakita natin sample kanina, di ba? Yung gumagalaw na characters natin sa kanya. So, testing pa lang naman yung stage na yan. And then, ito pa yung ibang characters natin. Ito naman, parang sniper tong si, ano, si Armies. Ayan. So, yun yung makikita mo sa kanya. Ito yung nakita natin sa kanya kanina. So, yan yung mga design na ginagawa po nila. So, makita mo, very good yung ano niya, di ba? Yung makikita mong design. So, show more ka lang dito. So, marami pong nakalagay dito na development, in-game development na ginagawa nila. So, pwede mong tignan yung mga characters na dinidesign niya dito. Ayan. So, browse mo lang. Oh. Ayan, oh. Yan yung mga features na makikita natin sa kanya. Ayan. So, ito yung parang ano, yung nakita natin na example kanina. So, parang nagkakaroon siya ng conceptualization. And then, ito yung mga program nila. Diba? Ito yung nakita natin sa kanya kanina. Tapos, yung ating, ano, yung marketplace natin sa kanya. So, by the way, guys, magkakaroon tayo isang character later on, magiging free to play siya.
tapos bibili ka lang sa marketplace para ma-augment mo yung capability ng character mo naman. Ayan. So nandito po lahat ng ano ha. Ayan, oh, meron siyang navy seal dito na design. And then, ayan. So ito din yung nakita natin kanina ng mga characters. So i-browse mo na lang guys ha. Yung mga nandito sa kanya. So maglo-load naman yan. So ito yung marketplace. Actually, meron na eh. So tingnan natin yung marketplace natin. So i-browse mo na maigi lahat ng nandito. Kung gusto mo pong makilala yung game natin. So, pwede mong buksan itong mga nandito sa kanya. Ayan, oh. So, yung mga concept niya, di ba? So, meron siya mga gun dito na later on, pwede mo siyang i-augment naman. Okay? So, yan po yung game log. So, bisitahin nyo na lang siya. Nandito naman siya, oh, game log. Tapos, yung marketplace natin. So, ito yung pinaka-marketplace. So, yung mga nakita nyo kanina. So, andito rin siya. Ito yung mga characters natin sa kanya, di ba? So, makita mo, may mga 40s, skins, weapons, power-ups. And then yung mga bundles niya. So, eto, maganda yung dashboard niya, di ba? So, Armory Bootcamp. Then, nandito tayo sa market niya ngayon. Magkakaroon din ng mga leaderboard, bidding, and then yung library natin. Tapos, meron siyang isang free na character eh. So, hindi ito si, ano, si Billy Butcher to eh. So, ayan o. Oh, pwede mo siyang ma-augment yung mga rifles niya. Ayan. Tapos, later on, magkakaroon siya ng ano, Fort Defense Dungeon. So, fight and defense. So, pwede ka mag-reserve ng battle sa kanya. Limited event lang daw to na later on pwede mong magawa. Ayan. So, ito yung mga pwede mong bilhin sa kanya. Assault rifle, crime gun, special forces. Tapos yung, ito yung sinasabi pala niya na ano, free-to-play na character natin, si C.Draxis. So, meron na siyang ano, capability ka agad. Once na nakuha mo tong free characters natin, then pwede mo na siyang laruin. Tapos, yun nga, later on, pwede mong i-upgrade yung capability naman niya. Okay, so bisitahin mo din yung, ano, yung marketplace para makita mo po yung pinaka-concept ng game naman natin sa kanya. Okay, ayan, so ito yung makikita mo siya. So 2D lang yung game natin guys. So, ayan. Ayan, so ang gagawin niya, move your mouse anywhere to learn more. Click here to hide tooltips. Ayan, so actually meron siya mga characters dito sa baba. Ayan. Tapos meron kang score, wave, lives, meron kang kita dito sa kanya, first wave, kung a-attacking na siya. So meron kang mga characters dito, so ipipwesto mo siya kung saan siya pwede para i-defend yung planet Earth, di ba? So meron siyang invasion. So kaya nga parang ano siya eh, yung tank na game. So maghanap ka dito kung saan pwedeng ipwesto yung mga characters natin para later on maproteksyonan yung ating planet Earth naman. So, hanap lang ako sa kanya, guys, ha. Ayan. So, medyo mahirap panapin yung kanyang pwesto. Ayan. So, ngayon, pwede nating i-play yung first wave. So, ito yung kalaban mo. And then, ito yung mga supporters. Yung protectors mo. And then, ito yung i-defend mo. So, click natin yung first wave. So, lalabas yung mga monster niya. And then, yun nga, i-defend niya yung, ano, yung Earth mo. So, yan. So dapat ma-protectionan mo siya. So, siguro, depende sa'yo kung gano'ng kagaling yung positions ng mga characters mo para ma-defend mo naman siya. Ayan o. So, meron siya mga lives, first wave, score. And then, yung makukuha mo na currency. So, eto, hindi pa masyadong malinaw kung ano ba to. USD or BFK din yung ano, coin na makukuha natin sa kanya. Yan. So ganyan lang siya, 'di ba? So very simple yung game natin. Pwede mong laruin 'to. Actually pwede mong i-try kung gusto mong puntahin yung website para ma-idea ka po sa kanya. Ayan. So meron pa siyang available live, so pwede pa siguro next wave. Ayan. So kikita ka sa kanya kung dadami yung ano, mapoproteksyonan mo, and then siguro hindi pa maubos yung ano, yung life mo naman dito. Ayan. So dapat strategic yung location ng mga ano, ng mga characters mo para ma-defend. Ayan o, medyo lumalampas yung iba. So paubos na yata yung live niya. So tapusin natin siya para makita natin. Ayan. So game over ka once matapos na po yung lives mo. So nandito yung ano, yung score ranking, yung mga magagaling sa game. At ayan, meron ka ng idea kung ano yung magiging game natin sa kanya next time. And then sabi ko sa inyo, wait natin yung ano, yung marketplace po niya
So tingnan natin kung makakabili tayo later on sa kanya. So ngayon, at least meron ka na pong idea. So kung gusto mo siya, pwede mong i-check. Yung token is available na sa PanQuick Swap. So kakaumpisa pa lang niya. So hopefully maging maganda yung results po ng kanyang launching. Ayan. So malalaman natin yan for the coming few days. Sasabihin sa atin and then i-update ko din kayo sa ating magiging next vlog siguro sa kanya. Okay po. So yun lang. Maraming salamat at see you again sa ating next crypto vlog.